Praise the Lord. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, God the Father and God the Holy Spirit. Hallelujah. Praise the Lord. Once again, welcome to Thus Saith the Lord programs. Paulit-ulit mo po itong naririnig, ha? You are continually hearing these words. So put these words into your heart. Ipasok po natin sa ating mga puso ang lahat po ng ating mga narinig. Pakinggan, panuurin, ipagsabi, ipamalita, ipanalangin, ipag-ayuno, suportahan na financial ang programa sa radio at television ng ito ang sabi ng Panginoon, Thus Saith the Lord. Thus Saith the Lord, ito ang sabi ng Panginoon, radio and television programs, watch it, listen to it, pray for its victory, invite others to watch and listen, and support financially. And also, like, share, and subscribe to KOJF Church YouTube channel. KOJF Church YouTube channel. Like, share, and subscribe, mga minamahal. Naunawaan po ba natin yun? No? I-like, share, and i-subscribe po natin. Naunawaan po ba natin? At hindi lang yun, mga minamahal. Atin pong ipag-imbita. Ano po? Habang ating pinapanood. No? Ating ipag-imbita habang ating pinapanood. Ang itong ating live streaming. Naunawaan po ba natin? Yan, itong Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page po natin. I-like, i-share, i-follow po natin, no? At ipag-imbita po natin, mga minamahal. At kada gawain natin, dito po sa Kingdom of Jesus Fellowship International, ay atin po itong ipag-imbita ng tuloy-tuloy, mga minamahal. Naunawaan po ba natin? Huwag na huwag nating hindi ito ipag-iimbita. So ipag-iimbita rin po natin, mga minamahal. Glory to God. Kasi ano eh, kung paanong tayo ay pinapagpala, eh dapat eh yung ating mga kaibigan, mga mahal sa buhay dyan ay napapagpala rin naman. Naunawaan po natin, no? We want to share the salvation of God. We want to share the blessings of God to others, especially to our loved ones, friends, and relatives. So don't forget to share the videos, the messages, what is being posted here in the Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. Naunawaan po ba natin yun, mga minamahal? So sa mga oras na ito, bago tayo magsimula, ay pakikuha na po ang inyong mga Biblia. So get your Bible, get your notebook and pen, and once again, jot down the wonderful revelations of God. Atin pong i-jot down ang magandang kapahayagan ng ating Panginoon. At upang sa ganoon, kapag tayo rin ay nangangaral, nagtuturo, no? There will come a time that somebody will ask us about our faith. Ano po? Somebody will, tayo naman po yung mga mangangaral, tayo naman po yung mga magtuturo, no? There will come a time that we will be the one to preach to others, no? About the good things of God. So, meron ho tayong maituturo sa kanila. Naunawaan po natin, mga minamahal. Kasi, yun ang dapat eh, no? Don't just watch and listen, but rather jot down the wonderful revelations of God and share it also to others. Hallelujah. Sabi nga, share the blessings of God. Blessings, not just financial and material blessings, but also spiritual blessings. Naunawaan po ba natin, mga minamahal? Lalo na sa panahon ngayon, no?
Sa totoo lang, eh, nakakalungkot ang panahon ngayon kasi talagang ano eh, ang dami-daming namamatay. Halos yung Facebook natin ay lagi na lamang pong ano, yung Facebook natin ay itong pong Facebook, no? Eh, lagi na lamang pong meron pong mga pinopost na namamatay, no? Kaya nagiging obituary na po. The Facebook, no, is becoming an obituary, an announcement, no, ng mga namamatay. Announcement of dead people. So sa oras na ito, bago tayo dumako sa ating matinding pagpupuri at pagsamba sa Panginoon, taas muna natin yung ating dalawang kamay patungo ng langit. Shall we pray? Heavenly Father, in Jesus' name, we come once again into your very presence, asking for your forgiveness if there is any wicked ways. And Father God, cleanse us with your holy blood and make us worthy in your sight. Gawin niyo po kaming karapat-dapat sa inyong harapan. Linisin, banalin niyo kami ng inyong dugo na nabuo sa krus ng Kalbaryo. At hinihiling naming muli, Panginoong Diyos, ang inyong matinding pagsama upang sa ganoon ay muli ka naming maranasan sa oras na ito. May we experience you once again in this very hour, Lord Jesus Christ, as we ask your very presence, strong presence that will manifest in our lives, Lord, that once again will touch us, to save us, to heal us, to make miracle in our lives, and to grant the good request of our hearts. Salamat po, Ama, sapagkat sa oras na ito, tuturuan na naman niyo po kami, Panginoon, ng mga katotohanang aming lalakaran. Hindi po namin to pakikinggan lang at pagkatapos ay kalilimutan. Bagkus, O Diyos, everything that we are about to hear, Lord, we will put this into practice. We will apply this to our lives, Father God, and our lives will never be the same again. Tunay nga po, Ama, matapos kaming makapakinig, dagdag kaalaman na naman to sa amin upang makapamuhay na naman ng tama sa iyong harapan. At hindi ito masasayang, Panginoong Diyos. Salamat po, Ama, ng marami. We just want to thank you in advance. And we bring back to you all the glory in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Amen and amen. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Lahat na tayo ng mga narito, lahat tayong mga nakikinig, lahat tayong mga nanonood. Glory to God. Hallelujah. At sa oras na ito ay magsama-sama tayo na ibibigay po natin yung pinaka-the best natin sa Panginoon, ha? Pag sinabi pong pinaka-the best, pinaka-the best po talaga. Naunawaan po natin. Glory to God. Pag sinabing pinaka-the best, ay pinaka-the best talaga ang ibibigay natin sa Panginoon. Sasayaw, tatalon, lulundag, aawit sa Panginoon. We will sing and dance, jump, and praise the Lord. Hallelujah. On the top of our voice, coming from our hearts. So glory to God. Psalm 47 verse 1, it says, clap your hands, all you people. Make a joyful noise unto the Lord our God. Psalm 47 verse 1, it says, clap your hands, all you people, and make a joyful noise unto the name of the Lord our God. Come on. Hallelujah. Clap your hands, all you people. Make a joyful noise unto the Lord our God. Sing and shout, all you people. Let us magnify the name of the Lord. Lift him high, all you heavens. Lift him high, all the earth. Lift him high, all the nations. Lift him high, all the world. For the Lord our God is holy. God is great. The Lord our God is worthy. The Lord our God is worthy of our praise. For the Lord our God is worthy of our praise. Oh, clap your hands.
Come on, everybody, clap your hands. Clap your hands. All your people. Hallelujah. Thank you, Lord. Make a joyful noise unto the Lord our God. Woo-hoo! Sing and shout. Sing and shout. All your people. Hallelujah. Let us magnify the name of the Lord. Lift him high, all the heavens. Lift him high, all the heavens. Lift him high, all the earth. Lift him high, all the nations. Lift him high, all the world. For the Lord our God is holy. Woo-hoo. The Lord our God is great. The Lord our God is worthy. The Lord our God is worthy of our praise. For the Lord our God is worthy of our praise. Oh, lift him high. All the heavens, lift him high, all the earth. Lift him high, all the nations. Lift him high, all the world. For the Lord our God is holy. The Lord our God is great. The Lord our God is worthy. The Lord our God is worthy of our praise. For the Lord our God is worthy of our praise. Come on, lift him high. Lift him high. Hallelujah. Lift him high, all the earth. Lift him high, all the nations. Lift him high, all the world. For the Lord our God is holy. The Lord our God is great. The Lord our God is worthy. The Lord our God is worthy of our praise. For the Lord our God is worthy of our praise. Give him high, all you heavens. Woo! Give him high, all the earth. Give him high, all the nations. For the Lord our God is holy. The Lord our God is great. The Lord our God is worthy. The Lord our God is worthy of our praise. For the Lord our God is worthy. For the very last time. Lift him high, all you heavens. Lift him high, all you nations. Lift him high, all the world. For the Lord our God is holy. The Lord our God is great. The Lord our God is worthy. The Lord our God is worthy of our praise. For the Lord our God is worthy of our praise. For the Lord our God is holy. Yes, the Lord our God is great. The Lord our God is worthy. The Lord our God is worthy of our praise. Yes, Lord. The Lord our God is holy. Yes. The Lord our God is great. Hallelujah. The Lord our God is worthy. The Lord our God is worthy of our praise. Hallelujah! Hallelujah! Yes, for the Lord our God is worthy of our praise. Oh, hallelujah! Oh, clap your hands, all you people. Make a joyful noise unto the Lord our God and sing and shout, all you people. Let us magnify the name of the Lord. Oh, lift him high, all the heavens. Lift him high, all the earth. Lift him high, all the nations. Lift him high, all the world. For the Lord our God is holy. The Lord our God is great. The Lord our God is worthy. The Lord our God is worthy of our praise. And the Lord our God is very, very much worthy of our praise. Hallelujah! Oh, shall we give the Lord the best clap of praise for Jesus? Hallelujah! Woo! Oh, thank you, Lord. Oh, shall we bow down our heads and close our eyes, and shall we give the best worship for Jesus? Hallelujah.
Oh, let us extol the name of the Lord our God. Oh, let us extol the name of the Lord our God. Itaas po natin, parangalan po natin, dakilain po natin ang ating Diyos sa mga oras na ito. Hallelujah. Ora rabashiri di bianda lalahande, rabashiri di bianda lalahande. Prince of Peace, Counselor, Merciful, Son of God, Lord of Hosts, Conqueror, Coming King and Ever-Living God, I extol you. Lord, I extol you. You are high above the earth. All creation shout your word. I extol you. Lord, I extol you. My Jehovah, I extol you. Lord, I extol you. And I extol you. Lord, I extol you. You are high above the earth. All creation shout your word. I extol you. Lord, I extol you. My Jehovah, I extol you. Jehovah is Jesus. Jehovah is the Holy Spirit. One God in three divine persons. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Lord of hosts, conqueror, coming King and ever living God, coming King and ever living God, I extol you, Lord, I extol you. You are high above the earth. All creation shout your word. I extol you, Lord, I extol you. My Jehovah, I extol you. Sing it, everybody. And I extol you, Lord, I extol you. You are high above the earth. All creation shouts your word. I extol you, Lord, I extol you. My Jehovah, sing it again. I extol you, and I extol you. Lord, I extol you. You are high above the earth. All creation shout your word. I extol you. Lord, I extol. My Jesus, my Jesus, I extol you. Yes, let us extol Jesus. I extol you, Lord, I extol you. You are high above the earth. All creation shouts your word. I extol you, Lord, I extol. My Spirit, the Holy Spirit,
my spirit I exalt you. Everybody extol the living God. Shall we lift our hands to Jesus? Raise our voices to the Lord. Hallelujah. Give our best worship to Jesus. Oh, our reverence to Him, to His glorious name, to His wonderful name. My Jesus, my Jesus, for the very last time I extol you, hallelujah, and I extol you, Lord, I extol you, and you are high above the earth, all creation shouts your word, I extol. Lord, I extol you, my Jesus, I extol you, my Jesus, I extol you, my Jesus, I extol you. My Jesus, I extol you. Yes, Lord. Yes, Lord. We extol you, Lord. Oh, we extol you, Lord. We exalt you, Lord. We worship you, Lord. We glorify your name. Come on, church. Tayong narito. Tayong mga nakikinig at nanonood. Come on, sambahin. Parangalan, dakilain, itaas ang ating Panginoong Jesus. Itaas si Jehovah, ang Holy Spirit. Jehovah, Jesus, and the Holy Spirit are one. One God in three divine persons. Hallelujah. The triune God, the Holy Trinity. Ura rabashiri ribiyanda lalahanda rarahande. Ura rabashiri ribiyanda rarahanda. Yes, Lord, we extol you, the living God. We extol you, Jehovah God. We extol you, the Son of the living God, Jesus. We extol you, the Spirit of promise, the Spirit of truth, our Comforter. Hallelujah. Nura rabashiri biyanda, the Holy Spirit. Oh, thank you, Father God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Ibigay po natin yung pinaka-the-best nating palakpak sa ating Panginoong Diyos sa buhay. Tayo pong mga nandito, mga nakikinig at mga nanonood. At sa oras na ito ay ituloy po natin yung magandang pag-aaral natin. Ano po? At sinimulan po natin yung ating magandang topic na ito last Wednesday. Glory to God. Thank you, Jesus. Glory to God. Buksan po natin yung ating mga banal na kasulatan in the book of Genesis chapter 4 verse 9. Genesis kapitulo 4 versikulo 9. No, Genesis kapitulo 4 versikulo 9 or Genesis chapter 4 verse 9, no? We are keepers of our brothers and sisters. Yan, we are keepers of our brothers and sisters. Tayo ay tagapag-ingat at tagapag-alaga, no, ng ating mga mahal sa buhay, of our loved ones. Yan, mas maganda 'yun, no? Siguro iyon ang pinakamaganda, of our loved ones, no. Glory to God. Then the Lord said to Cain, Genesis 4:9, where is your brother Abel? Ayun. Then the Lord God said to Cain, where is your brother Abel? Dalawang magkapatid lang ito, ha. Maaring matanong mo sa akin, lingkod ng Diyos, tatlong anak ni Adan ang binanggit sa Biblia. Only three, no, sons of Adam and Eve were mentioned in the Bible. Cain, Abel, and Seth. No? Where did they find their wives? Saan sila nakakahanap, nakakita ng kanilang asawa? Sino yung mga napangasawa nila? Gusto kong sabihin sa iyo, kapatid din nila yung mga napangasawa nila.
Kasi sa banal na kasulatan, ang mga babae kadalasan hindi na sila nababanggit. Oo, for your information, Jacob, also known as Israel, has 13 children. Yan, baka hindi mo alam yan ha. Jacob, also known as Israel, has 13 children. Pero ang pagkakaalam lang natin, 12 lang, no? But many knows only that Isaac or Israel, Jacob or Israel, has only 12 sons. At meron tinatawag na 12 tribes of Israel coming from the 12 sons of Jacob. But in fact, he has another daughter named Dina. Yan, Dina. No? Si Dina, no? Nakikinig pa ho ba tayo? So, 13 talaga ang anak ni Jacob o ni Israel, no? Si Jacob tsaka si Israel, parehas lang yun. Isang tao lang yun. So, 13 talaga yung anak niya. Pero, hindi na nababanggit yung pangalan ng babae niyang anak. Pero meron pa siyang isang babaeng anak. Same thing with the sons and daughters of Adam and Eve, no? Only sons, the name of sons were mentioned. But actually, aside from Seth, Cain, and Abel, Adam and Eve had another daughters, wherein Cain and Seth, no, find their wives to them. Maliwanag ba yun? Ganun yun. Eh, hindi naman pwedeng mag-asawa si Cain tsaka si Seth tapos magkakaanak sila. Wala naman ganun. Kaya mahal natin yung mga bakla at mga tomboy, pero pag nagsama yung lalaki at lalaki, hindi nagkakaanak yan. Pag nagsama yung babae at mga at kapwa babae, hindi nagkakaanak yan. We love the members of LGBTQ+, but men to men, women to women, they will not produce a baby. So Cain and Seth find their wives through the daughters, through their sisters. Maliwanag ba yun? Sila ay nakatagpo ng kanilang mga asawa sa kanila ring mga kapatid. Ayun. So, nung oras na iyon, kinakausap ng Panginoon si Cain. Where is your brother Abel? Nasaan ba si Abel? No? Pag English, Abel eh. No? Pag Dina, Tagalog. Sa English, Dinah. Wow. Yan. Glory to God. So, where is your brother Abel? I don't know, he replied. Am I my brother's keeper? Sabing ganun. Ayan, ako ba ay tagapag-ingat ng aking kapatid? Am I my brother's keeper? Sabing ganoon. Yan. So makikita natin dito na may pananagutan si Cain sa kanyang kapatid niya si Abel. Pakisabi, may pananagutan. May pananagutan, no? Yun ang dapat mong maunawaan eh sa oras na ito. No, may pananagutan ka sa iyong pamilya. No? You have a duty, you have an obligation, you are a keeper of your family. Yan. Anong pamilya ka? So ako, I belong to Carrillo family. I came from Carrillo clan. I came from Lusabia clan. I came from Diaz Bacunawa clan. No? Naunawaan po ba natin, my father came from Lusabia Carrillo clans. And my mother came from Diaz Bacunawa clan. Yun yun. And as a father of this family, I am the head of this family, the Carrillo family, na kung saan ay binubuo ni Mama Ging at saka nung tatlong gwapo kong anak na pero hindi nila tinalo yung gandang lalaki ko. Ako pa rin yung pinakagwapo sa kanila. Si J.I., si Joshua at saka si Joseph. Naunawaan po ba natin? Ayun yun. So ngayon, nagtatanong ang Panginoong Diyos kay Cain, nasaan ang iyong kapatid na si Abel? Hindi ko alam, no? Sabi niyang ganoon, bahala siya sa buhay niya. Hindi ko, wala akong pakialam sa kanya. Iparaphrase natin, ganoon. Ako ba'y tagapag-ingat ng aking kapatid? Tagapag-alaga ba ako ng aking kapatid? Opo.
tagapag-ingat at tagapag-alaga po tayo ng ating mga kapatid. Naunawaan po natin. So ngayon, listen very carefully. Listen very carefully. Number one, write it down. You are a member of a family. Since you are a member of a family, you have to love your family. Love your family. And bring your family to salvation. Provide for the needs of your family. Help and support your family. Pray and fast for your family. Fight for your family. If your family needs you, then you should be there. Kailangan nariyan ka pag kailangan ka ng pamilya mo. Hindi yung pag mangangailangan ka lang ng pera, ng baon, o ikaw ay may problema lang, saka ka lang matatagpuan, saka ka lang magpapakita. Hindi ganun. Dapat meron kang pananagutan sa pamilya mo. Naunawaan po ba natin? So write it down. No? Dapat may pananagutan ka. Di ba? Acts 16:31. Write it down. No? When you accepted the Lord Jesus Christ as your Lord, God, and Savior, then your family must also accept Jesus Christ as their Lord, God, and Savior. No? When you got saved, your family must also must be saved also. Kung ikaw ay naligtas, dapat ang pamilya mo ay maligtas din naman. Acts 16:31. Ganun din yung Joshua 24:15. Write it down. Joshua 24:15. Anong sabi ng Joshua 24:15? As for me and my house, we will serve the Lord. Nakuha ba natin? As for me and my house, we will serve the Lord. No? Ganun yun. Ako at ang aking pamilya ay maglilingkod sa Diyos. So you have to be saved and you have to serve the Lord. And you have to encourage also your family to serve the Lord. Acts 16:31 and Joshua 24:15. Kaya ang ganda ng pinirits ko nung Sunday eh. Ang ganda, no? Panuurin mo yung confess what you believe. But before I preach that confess what you believe, I brought to you first the message of this pandemic. And the message of God in this time of pandemic, you know, is family salvation, family unity, family reconciliation, family participation. Naunawaan natin yung ating pamilya ay dapat na naliligtas. Naunawaan po natin, no? Kaya alam ho ninyo, para sa inyong kaalaman, ito yung panahon talaga na ang pamilya ay pinaglalapit talaga ng Diyos. Yes. This is the time that our family is uniting by our God. Yeah, this pandemic crisis, no, cause our family to be united, to be reconciled, to participate to one another, to share to one another, to support one another, to love one another, to forgive one another, to fight for one another. Naunawaan po natin ito. Kaya may pananagutan tayo sa ating pamilya. Kaya gusto kong ipaalam sa iyo sa oras na ito, no, gusto kong ipaalam sa iyo, ano ang mga mabubuting bagay na ginagawa mo para sa pamilya mo? Hindi ka dapat kabigatan, hindi ka dapat pasaway, hindi ka dapat nagbibigay ng problema. You must not be a problem to your family. You must not be a burden to your family. You must be a blessing to your family. Helping them to solve a family problem or a problem of every member of a family. Naunawaan po natin. Yun yun. Pananagutan tayo sa ating pamilya. Kung ikaw ay merong classmates, merong kang office mates, merong kang friends, no? Meron tayong relatives. So we have also obligation, duty to them. We are also keepers of them. Tagapag-ingat at tagapag-alaga rin natin sila. So maging mabuti kang kaibigan. Hindi yung kaibigan ka lang kapag nangangailangan ka. Hindi yung kamag-anak ka lang kapag nangangailangan ka. Yung ikaw ay classmate lang pag gusto mong mangopya o gusto mong humingi ng tulong sa classmate mo, kamag-anak ka lang kapag ikaw ay nangangailangan, no? Don't be a relative, don't be a friend, a schoolmate, a busmate, an office mate,
If you are in need, don't just come to them. If you are in need, no, help, no, help them, no, lend your hand to them, no. Ikaw ay tumulong sa kanila. Kung magkaminsan, wag mo nang hayaang yung bang sila ay kusang lumalapit sa iyo, pwede ka rin namang magtanong. Naunawaan po ba natin? Pwede ka rin magtanong. Naunawaan po ba natin? Kaya ako po, kinukumusta ko po yung aking mga kaibigan, mga kamag-anakan, kapatiran, schoolmates, batchmates, no? Kagaya kanina, yung former classmate ko, tinawagan ko kanina kasi 2 days na raw siyang nilalagnat, so I prayed for him, no? Just this afternoon, I called my former classmate because he messaged me. He was in fever for 2 days. No? Ganoon, naunawaan po ba natin? So number one, may pananagutan ka sa pamilya mo. So tumulong ka kung ano yung maitutulong mo. May pananagutan ka sa mga kaibigan mo, mga kamag-anakan mo, schoolmate mo, classmate mo, jobmates mo, workmates mo, no? Ayan, mga kaibigan mo, may pananagutan ka dyan. Pati sa mga kapitbahay mo. Oh, wag mo sabihin wala kang pakialam sa mga kapitbahay mo. Parang, di ba, parang si Cain, sabi niya, anong ba pakialam ko sa kapatid kong si Abel? No? Ako ba'y tagapag-ingat, tagapag-alaga niya? May pananagutan po tayo. For your information, gawin mo ito palagi ha. Itong street namin, halos araw-araw pinapag-pray ko. Itong lugar namin, halos araw-araw pinapag-pray ko. No? Yung probinsya ng nanay ko, halos araw-araw pinapag-pray ko. Yung probinsya ng tatay ko, halos araw-araw pinapag-pray ko. Ganun yun. Naunawaan po ba natin, no? At hinahangad ko ang kaligtasan at pagpapala nilang lahat, no? I am always praying for my family and my relatives and clans, no? No? Including my friends, no? I desire for their salvation. I desire that God will bless them in every areas of their lives. I desire that they will serve God. Hallelujah. Oh. I am always praying for them, fasting for them, including my neighbors, my friends, no? Including my former schoolmates, former batchmates, no? And even the former friends. Alam mo, mapaminsan-minsan, dinadala ko, inaalala ko sa pananalangin ko, yung mga dati kong kaibigan, mga dati kong mga classmate, na dati kong mga kalugar na hindi ko na nakikita ngayon, pinapanalangin ko sila. Sabi ko, Lord, kung sila'y buhay pa, iligtas niyo po sila. Kung ano man yung mga pangangailangan nila, inyo pong tugunin. Yes. I always praying to God for my former friends, classmates, that I am not seeing them anymore. I do not know where their whereabouts. If they are still alive, I'm praying to God that God will save them, will bless them, and cause them to serve God. Naunawaan natin. So, maganday po yung ating pinag-aaralan. Ano po? Ganon po yun. So, may pananagutan tayo sa ating pamilya, no, sa ating eskwelahan, sa ating mga katrabaho, sa ating mga kanegosyo, mga kaopisina, kabarangay, kamag-anakan, no, pati sa barangay natin. No? Huwag tayong hindi tumutulong kung ano yung matutulong natin sa ating barangay. Listen very carefully. Lalong-lalo na Kristiyano tayo, ang higit sa lahat na maitutulong natin sa kanila ay ang kanilang kaligtasan. Yes. The first and foremost that we can give to all the peoples of the earth, you know, is for the salvation of their souls. Ganun po yun. Naunawaan po ba natin? Glory to God. Naunawaan po ba ninyo ako? Ganoon yun. Yan. At sa mga nangangailangan, kaya nga meron tayong Ministry of Compassion. Aside from having a radio program, a television program, aside from mission,
aside from chapters and outreaches, aside from social media ministry, we also have the Ministry of Compassion. Tuloy-tuloy po ito, no? Meron tayong Ministry of Compassion tuloy-tuloy na kung sino man yung mga nangangailangan, tinutulungan natin. Ang tawag natin dito is Ministry of Compassion. O, kaya yung sobre natin, Kingdom of Jesus Fellowship and the Body of Christ and those who are watching and listening with us, merong nakalagay doon. Tithes, for the radio, for the TV, church vehicles, instruments, for the anniversaries, for the trucks, for the evangelism, for the mission, for the ministry of compassion, for the workers of God. Kasi meron tayong mga leader na makakapatirang kasama natin. Kumakain kasama natin. Wala po kaming mga sahod. Pero yung pong kapero kami po'y kumakain, nagdaramit na mamasahi at may mga personal na pangangailangan. So as a full-time workers of God, we must be supported by the church. Naunawaan po ba natin? Yun yun. Yan. So meron tayong Ministry of Compassion. Kaya tuloy-tuloy yan. Lingkod ng Diyos, kung walang lindol, walang baha, hindi pa anniversary, walang pinutukan ng bulkan, tuloy-tuloy ba yung pagtulong natin? Opo, tuloy-tuloy yan. Ang daming humihingi sa atin ng prayer, counseling, advice, and financial support until now. At nagpapatuloy tayo na tinutulungan natin yung mga dapat tulungan. Most especially sa ating mga kapatiran sa Kingdom of Jesus Fellowship. Extending to the body of Christ, extending to the unbelievers, no? We are helping others, no? Even though they are not member of the body of Christ, even though they are not member of the Kingdom of Jesus Fellowship, we are extending help to them regardless of their religious and denominations affiliations. Kahit na ano pang sekta nila, kahit na ano pang relihiyon nila, no, nariyan tayo sa mga nangangailangan para tulungan sila. Kaya sabi ko nga sa isang kapatid, alam mo, kung may magtatanong saan ba natin dinadala ang ating mga tithes and offerings, alam mo, eh, yan yung mga nagtatanong na hindi naman nagbibigay. Pero kung ng mga nagbibigay yan at anang tao sa puso nila, eh, alam ng Diyos, eh, binubulong ng Diyos sa kanila yan, eh. Ang dami-dami nating tinutulungan, ang dami-dami nating binabayaran, ang dami-dami nating inaasikaso, radio, TV, mission, etc., etc., no, social media ministry, trucks. Yung trucks natin, pinamimigay natin yan, libre, walang bayad yan, alam na alam mo yan. Pinamimigay natin yung trucks natin. We are giving booklets and trucks, no, for free. But we know, we are spending money, no, for the printing. Eh, para ipa-imprenta mo yan, gumagastos tayo. Libre nilang napapanood ang programa sa radyo, telebisyon, at kung sila'y sa Facebook, sa YouTube sila, libre silang nakapapanood. Pero alam na alam natin, nagbabayad tayo ng kuryente, nagbabayad tayo ng mga internet, no? Nagbabayad tayo ng data, kasabay ng ating internet, another internet, may mga data connection tayo para pag pumalya yung isa, may sasalo. Naunawaan po ba natin? Kasi hindi pwedeng isa lang eh. Eh, pag pumalya yung isang connection, may sumasalo pang isang connection. Iyan ang natutunan natin sa Panginoon eh. Na ayaw nating bigla tayong nawawala sa ere. Kinakailangan merong panibagong, merong isang another na network na biglang papasok para tuloy-tuloy yung ating airing, yung ating live streaming. So nagpapatuloy siya. Eh, kailangan mong magbayad sa radyo ng tuloy-tuloy o yung mga pangangailangan sa television ay kinakailangan mong bilhin o gastusan yan. Eh, pag hindi mo ginastusan yan, hindi mo titingnan yung kalagayan yan eh, hindi natatakbo yan, hindi na i-air yan. Ang naunawaan po ba natin mga minamahal? O idagdag mo pa yung mga love gifts natin sa mga technicians? O kahit pa paano, nilalove gift pa natin yung mga yan. No, hindi naman yan suhol sa kanila, pero we are giving token to the technicians of the radio and television networks. Yan. Naunawaan po ba natin? Kaya kung tatanungin mo, ang yung mga gastusin natin, naku, sobrang dami yan. Sa totoo lang, kahit pandemya,
tuloy-tuloy naman yung ating gawain, tuloy-tuloy yung ating gastusin eh. Kaya let me take this opportunity na pasalamatan ka pong, kapo. Ikaw po na nakikinig, nanonood, ikaw na nandito, gusto kong magpasalamat sa iyo. I just want to thank you for your continuous giving of your tithes and offerings, for your financial support to the Kingdom of Jesus Fellowship. I just want to thank you. Nagiging bahagi ka, katuwang ka, kapamilya ka. Hallelujah. No? Para tumakbo po yung ating iglesia. At yun nga po, kasi meron din tayong pananagutan para sa ating church eh. Naunawaan po ba natin? Oh, listen very carefully. Buksan natin yung Hebrews 10:25. Buksan natin. Hebrews 10:25. Buksan natin. Ang ganda-ganda nito. Ay, sana ba yung Bible ko? Ayun. Hebrews 10:25. Yan. Kasi yung sa cellphone ko, may Bible din yan eh. Yan, maliit yung cellphone ko eh. Yan. Pero may mga Bible din yan, no? May nagsabi sa akin eh, mas maganda po iPad ang gamitin ninyo. Eh, sige, bigyan mo ko. Kung gusto mo bang iPad ang gamitin ko eh, eh di, bigyan mo. Yun nagsabi nun ha, hindi ikaw ha. Pero kung kinatok ka ni Lord, eh di ikaw magbigay. Hindi, joke lang yun. Hebrews 10:24-25. Hebrews 10:24-25. Masahin natin ito. And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together as is the habit of some, but encouraging one another in all the more as you see the day drawing. And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together as is the habit of some, but encouraging one another. And all the more as you see the day drawing near. Yan. Basahin ko po sa Tagalog. Hebreo 10:24-25. Basahin ko po sa Tagalog. Yan. Glory to God. So, praise the Lord. Sabi rito sa 10:24-25, anong sabi rito? Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Listen very carefully. As you are attending our church, you are encouraging others. Yes. As you are praying and fasting for our church, for our members, you are a keeper of our brethren, tagapag-ingat, tagapag-alaga. Naunawaan po ba natin? Ganun po yun eh. Makinig ka pong maigi sa akin. Ang Kingdom of Jesus Fellowship is a local church. No? Ito ay miyembro ng Body of Christ. No? Ngayon, dapat ikaw ay kabahagi at kabahagi ka nga ng Kingdom of Jesus Fellowship, sabihin mo kung ano ang maitutulong namin sa iyo. No? If you need advice, if you need counseling, whatever your needs are, no? We are here. You as a member of the Kingdom of Jesus Fellowship, we are bound, no? We are duty bound. We are obligated, no? To help you in whatever capacity or ability na we can give to you. Yun eh. Makinig ka pong maigi. Ganito yan. Hindi ikaw yun. Hindi ikaw ito. Marami, magsisend sa atin ng mga message yan o dadalo lang yan pag may problema. Pag wala ng problema, limot na tayo niyan. Pag wala ng problema, hindi na dadalo yan. No? Marami, maglilingkod sa Kingdom of Jesus Fellowship, titingnan lamang nila kung ano yung makukuha nilang ganansya.
Pero hindi naman talaga maayos yung motibo nila. So brethren, so as members of the Kingdom of Jesus Fellowship, no, you have to let us know what help we can render to you, what help we can give to you. Yan. And being a member of the Kingdom of Jesus Fellowship, so you have to know what help you can give to us to the Kingdom of Jesus Fellowship. Ganun yun. Ako at ang pamilya ko at ang mga liderato ng Kingdom of Jesus Fellowship ay walang tigil na nananalangin sa iyo. Nag-aayuno para sa iyo, pati sa pamilya mo. Pag-aaral, trabaho. No? At nagtatanong kung ano yung pwede naming itulong sa iyo. No? At the same time, kung may needs ang Kingdom of Jesus Fellowship, merong dapat ipag-pray, dapat ipag-pass, pinapaabot din namin sa iyo. Ganun yun. Kasi alam namin, kabahagi ka ng Kingdom of Jesus Fellowship. No? If you are a member of the Kingdom of Jesus Fellowship, no, we are bound, no, to pray for you, to pass for you, to help you and your family, and to know, no, your needs and whatever, and based on our capacity and ability, we will help you. Ganun yun. At kung ikaw naman, at membro ka nga talaga ng Kingdom of Jesus Fellowship, so, iyon, ikaw ay dumalo, makasama ka, at attend, makipag-prayer and fasting ka, no? Kaya yung mga leader, may chain prayer and fasting yan eh, nakikinig pa ho ba tayo? Hindi natin pwedeng sabihin na kami ay taga main church, kami ay taga probinsya, hindi. Lahat ng chapters ng Kingdom of Jesus Fellowship buong mundo, all chapters and all members of the Kingdom of Jesus Fellowship around the world is a member of the Kingdom of Jesus Fellowship. May pakialam kami sa iyo, may pakialam ka rito. Kaya ayan yan eh, na dapat maintindihan, maunawaan. Hindi pwedeng kami sa Metro Manila, wala kaming pakialam sa chapter sa ibang bansa o mga kapatiran sa ibang bansa o mga kapatiran sa probinsya. Hindi ganoon. Lahat tayo dapat magkaisa, magmahalan, magtulungan, mag-alaman tayo kung paano tayo makakapagtulungan sa bawat isa. Naunawaan po ba natin? So ang una nating pwedeng itulong, no, is prayer. Prayer and fasting, no, our message, our text, our encouragement. Naunawaan po ba natin? So makinig po tayong maigi. Ngayon, miyembro ka ng Kingdom of Jesus Fellowship. So dumalo ka. No, itayo mo ang Kingdom of Jesus Fellowship sa lugar na kinalalagyan mo. Manood ka rito, i-repost mo to, i-reshare mo to, no? Kung ikaw ay miyembro ng Kingdom of Jesus Fellowship, hindi ka dumadalo, hindi ka nakikinig, hindi ka nanonood, hindi mo to ni-reshare, hindi mo to ni-repost. Hindi mo nila-like, share and subscribe ang Kingdom of Jesus Fellowship. Ang fanpage natin, hindi mo nila-like, hindi mo ni-pinapalo, hindi mo ni-reshare, hindi mo ni-repost, may pagkukulang ka. Sabi ko, may pagkukulang ka. Kasi miyembro ka ng Kingdom of Jesus Fellowship eh. Oh. Sino ba ang magpapalakas sa bawat isa? Hindi ba tayo? No? I have to encourage you and you have to encourage me. The Kingdom of Jesus Fellowship, brethren, must encourage one another. Who will support this ministry? Who will make the Kingdom of Jesus Fellowship strong? To expand, to grow, to propagate the gospel of Christ all over the Philippine Islands and the nations of the world. Sino ang tutulong sa Kingdom of Jesus Fellowship para maipush yung mandate? Lumakas ang radyo, ang television, ang social media. Di ba ikaw? Kung hindi ka nagla-like, hindi ka nag-share, hindi mo nire-repost, hindi mo sinasubscribe ang YouTube, ang fanpage natin, hindi mo pinapalo, hindi mo nila-like, so nagkukulang ka. Nagkukulang ka. Nakikinig pa ho ba tayo? Hindi ka nagiging tagapag-ingat, tagapag-alaga, hindi ka nagiging katuwang ng Kingdom of Jesus Fellowship. Ganun po yun. So dapat alamin natin kung paano tayo makakatulong sa ating pamilya. We have to know how we can help our family, our loved ones, our friends, our relatives, our schoolmates, our batchmates, our workmates, jobmates, etc. No? And we have to know how we can help the Kingdom of Jesus Fellowship. And let us also know how we can help you. Oh, nakikinig pa ho ba tayo? Merong nag-message, sabi niya,
Ako po ay dati pong dumadalo sa chapter natin, sa Kingdom of Jesus Fellowship chapter natin sa ganitong probinsya. Ah, okay, okay, sabi ko naman, nag-message siya. Eh, nangangailangan daw siya, pambili raw ng ganito, ng kanyang gatas yata ng anak. So sabi ko kay Brother Eric, padalan mo. After that, wala na tayong narinig sa kanya. Ni hindi nga nagla-like, nag-share, nagre-repost ng ating palabas. Ni hindi nga nanunood o nakikinig, di nga nagpaparamdam eh. Pagkatapos, makalipas na naman ng mga ilang buwan, eto na naman, nag-message na naman. Nasa ospital da yung asawa niya. Eh, huwag ganon. Huwag yung pag nangangailangan ka lang, saka ka lang lalapit. Hindi ganon. Hindi ganon. Dapat, kung ikaw ay membro ng Kingdom of Jesus Fellowship, membro ka nga, pansamantala kang nawala, pansamantala kang nag-backslide, o napunta ka ng ibang bansa, you are still a member of the Kingdom of Jesus Fellowship. So let us know kung ano yung kalagayan mo para matulungan ka namin. No? No? And let us all, and you have also to know what help can you render to the Kingdom of Jesus Fellowship. Ibigay mo ikapumot handog. Kung wala kang pang ibigay na ikapumot handog, prayer and fasting. I-repost mo ito, i-reshare mo ito. Yung iba sasabihin nila, hindi sila nagbibigay ng ikapumot handog kasi wala silang pera. Wala kang pera pero yung cellphone mo laging nakatutok sa mata mo. Lagi kang may pang data at lagi kang puro post at comment ka, sasabihin mo wala kang pambigay sa Panginoon. Brethren, naunawaan po ba natin mga minamahal? Ganun yun. Kaya may pananagutan ka, tagapag-ingat ka, tagapag-alaga ka ng Kingdom of Jesus Fellowship. May pananagutan kami sa iyo, tagapag-ingat kami, tagapag-alaga kami sa iyo. Ganun yun. Kaya hindi mo napansin, nung bumagyong Ulysses, ito, hindi ko na dapat to sasabihin pero gusto kong sabihin, no? I am boasting God. No? I am boasting in the name of our God. Ayoko na sanang sabihin ito, but let me mention this, no? Although I don't want to mention this anymore, but to give you understanding about our ministry, about me and about my family. Nung bumagyong Ulysses, naisip ko kaagad yung pastora natin. Sabi ko, Rek, puntahan mo si pastora doon. Doon, kasi tabing ilog yung mga yun eh. Tingnan mo kung anong kalagayan. Kasi tinatawagan ko, hindi ko makontak. Tingnan mo, sa pinapuntahan ko kay Brother Eric. So, Brother Eric, anong lagay? Pumunta ba sila ng evacuation center? Did our pastora nearby the street, the river, no, during this storm, evacuate to evacuation center or remain in their house? I cannot contact their numbers. So, pinuntahan ni Brother Eric, no, Brother Eric went there and I find out na they are still in their house. So, ito po yung ginawa ko. Pakinggan mo itong maigi. Mula po sa sarili kong savings. Mula sa sarili kong savings, tinawag ko yung anak ko si J.I. At saka isang sister natin, si Sister Mai. Samahan ninyo ako, mag-grocery ako. Tutulungan natin yung ating kapatid, yung ating pastora. I-extend natin sa mga kapitbahay nila. Nag-withdraw ako. Yes, from my own savings. Iniipon ko yun. Lagi po ako nag-iipon. Most especially para tuition fee ng mga anak ko. Kahit pa konti-konti, nag-iipon ako. So from my own savings, no, I withdraw money from my own savings. And I ask my eldest son, J.I. and Sister Mai, go with me in grocery and we will buy some groceries and we will go to our sister in nearby the river and help whatever help we can give. So pinuntahan natin, namigay tayo sa mga kapitbahay nila. So hindi ko to sinasabi para magmalaki ha. Gusto ko lang magkaroon ka ng kaunawaan. Kasabay ng mga grocery na yon, nag-abot ako ng konting pera. Idagdag nyo ito kung saan ito pwedeng idagdag. Sabi ko,
idagdag nyo ito kung saan ito pwedeng idagdag. It's not a million money, no? Pero yun lang yung kaya ko eh. Yun lang yung kaya ng bulsa ko, ng savings ko eh. Yun lang ang kaya naming ibigay eh. So, inagabot ako ng konting pera. Kung ba, idagdag nyo to, kung saan nyo to pwedeng idagdag, bahala na kayo. Naunawaan mo po, ganito tayo sa Kingdom of Jesus Fellowship. So, kasama ka sa Kingdom of Jesus Fellowship, di ba? So, you are a member of the Kingdom of Jesus Fellowship. So, pray and fast for the needs of the Kingdom of Jesus Fellowship. Me and my family, you and your family, the leaders in their family, the members in their family. We have brethren here in the Philippines and we have brethren in different parts of the world. Ganun yun. So, give your tithes and offerings, encourage one another, love one another, forgive one another, support one another, render whatever help you can render. Ganun yun. Naunawaan po ba natin? At kasama tayo sa body of Christ. So kasama tayo sa body of Christ. Ano ba yung pwede nating itulong sa body of Christ? Kasama tayo sa Pilipinas. Ano ba ang ating pwedeng itulong sa Pilipinas? Kasama tayo sa buong mundo. May mga tao pa doon sa Babuyan Island, sa Batanes. May tao pa sa Papua New Guinea. Ano ba yung pwede nating itulong sa kanila? Muntik na ako makapunta ng Papua New Guinea. Naka-ready na ako eh. For Papua New Guinea last 2018. Hindi lang natuloy. Naiba yung travel, yung aming travel journey. Instead of going to Papua New Guinea, that was 2018, no? Before the pandemic comes, no? 2019 na yata yung pandemic, naging malakas yan, 2020. Pero ngayon, wala na yan, patay na yung pandemic na yan. So, instead of going to Papua New Guinea, I'm ready to go to Papua New Guinea. Inaiba yung ruta namin. Napunta kami ng UAE, napunta kami ng Jordan to Israel. Naiba yung ruta namin. Nakikinig pa ho ba tayo? And until now, the brethren, the unbelievers that we had help when we went to that countries, you know, still they do have connections with us. Meron pa rin silang connection sa atin. Naunawaan po ba natin? Kaya nga tayo bumubuto eh. Kaya nga tayo nagpaparehistro eh. Kasi mahal natin yung ating bansa. Naunawaan po ba natin? Kaya huwag tayong nahihiya kung may pangangailangan tayo. Huwag tayong nahihiya na magsabi kung may pangangailangan tayo. At huwag din tayong nahihiya na tumulong at sumuporta. Kung ano yung pwede nating isuporta, itulong. Naunawaan po ba natin? Ganun yun. Naunawaan po ba natin? Kaya ako, sinisikap ko, bilang leader, bilang head, sinisikap ko na mga bawat bansa, bawat probinsya, as a leader of this church, I see to it that we have contact persons, we have leaders, no? In different country, in different province, different countries, in different provinces, in different places. Kaya kumukontak tayo sa kanila. Naunawaan po ba natin? Kumukontak tayo. Ganun yun. At hindi man natin makontak lahat, meron akong mga kinakontak. Hindi ko man makontak lahat, meron akong kinakontak. At tinatanong ko, ano ang kalagayan ninyo sa lugar na yan? Ano ang kalagayan ng mga kapatid sa lugar na iyan? Kasi po, I am a leader of the Kingdom of Jesus Fellowship and I am also a leader in the body of Christ, a spiritual leader in the body of Christ, and also I am a spiritual leader of this nation and the nations of the world. May tungkulin ako eh. Nakikinig pa ho ba tayo? Last Saturday, I and Joshua, we had meeting with the former Chief Justice Renato Puno, including the Christian leaders and lawyers, no, here in the Philippines. And last Monday, I had also a meeting, Zoom meeting yan, virtual meeting yan, with other leaders, no, Christian leaders here in the Philippines. And even in abroad, no, encouraging one another, helping one another. Nakikinig pa ho ba tayo? Once in a while, I am attending meetings with other Christian leaders, no? No?
in order to extend some help, no, to them. Naunawaan natin. So kinakailangan nating iparating, ipaabot, ipaalam yung mga tulong na dapat na itulong natin sa kanila. Naintindihan po ba natin? Listen very carefully. Ngayong pandemya, medyo nalimitahan yung ating mga galaw at kilos. Pero alam mo ba na ang social media ay napakalakas? Nagpatuloy pa rin yung mga virtual meetings, Zoom meeting. At for your information, ang Kingdom of Jesus Fellowship ay merong prayer meeting, virtual, meron din. Kasama natin yung kapatiran sa ibang bansa. Kasama natin, no? Kasabay nung nagpe-pray sila individually, group. But we have a Zoom meeting or virtual meeting, prayer meeting together with our brethren in different parts of the world. Naunawaan natin? So, ganun po yun eh. Kaya, ganito yan eh. No? Sabi nga nila, walang nabubuhay para sa sarili lang. No? No man is an island. And the Bible declares, Matthew 22:37-39, love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and might. And love your neighbor as you love yourself. Mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat, buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa. At mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. And listen very carefully. The message of God in this time of pandemic, you know, is to let the whole world know who Jesus is. We make Jesus known to all the world. We make Jesus known to the world. We make Jesus known to the world. Pinakikilala natin si Jesus sa buong mundo. And through our character, through our love, through our care, and through our concern, ipinapaalam natin sa buong mundo that Jesus loves them. Brethren, the message of God is this, in this pandemic, is family salvation and the salvation of all the peoples of the earth. As we are extending the love, care, and concern to them, they will accept Jesus Christ as their Lord, God, and Savior. Madalas ko ngang sinasabi, alam ninyo, minsan maraming nag-aalok sa akin ng mga paninda. Alam mo, hindi naman ako dapat bibili sa kanila eh. Pero minsan bumibili ako. Minsan di ko na nga kinukuha yung paninda nila eh. Opo, binibigyan ko na lang sila. Sir, bili ka na po. Magkano ba yan? Eh, hindi ko naman kailangan yung binibenta niya. O ito, kunin mo na lang ito. O di nagpapasalamat. Kasabay nun, pinapatanggap ko, pinapag-pray ko, binibigyan ko ng tracts ng Christian literatures. Mga kapatid, sa oras na ito, alam mo, malakas ang radyo para ipag-imbita mo, malakas ang television para ipag-imbita mo. Yung mga tracts natin, mamigay ka ng mamigay. Marami tayong tracts eh. No, padadalang kita. Pinapa-translate ko nga sa ibang dialect ito eh, sa ibang language ito eh. At the same time, no, yung social media, napakalakas nito. I-like mo, i-share, i-subscribe mo ang KOJF Church YouTube channel at ang Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fanpage. Like, share, and follow at i-reshare mo. Alam mo, nagpapasalamat ako sa mga kapatiran natin. Sa my day ninyo, sa story ninyo, nire-repost ninyo ang mga nakapost sa YouTube at Facebook natin. Maraming salamat sa inyo. Salamat sa mga kapatiran, mga nakikinig at nanonood. Nilalike ninyo, sinishare ninyo, nire-repost ninyo yung mga nakapost sa KOJF Church YouTube at sa Kingdom of Jesus Fellowship. Alam ninyo, bukas ang langit para pagpalain kayo ng Panginoon. Yes, I just want to thank you all. God is thanking you all. No? No?
Because you are liking, sharing, hearting, no? Reshare, repost, and follow, and send the videos, no? The sayings of the KOJF Church YouTube channel and the Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page to your loved ones, friends, and relatives. Oh, thank you very much. And you are like the Macedonian churches. Alam mo ba ibig sabihin ng mga Macedonian churches? Matinding pagsubok ang dinaanan nila. Matinding pagsubok. 2 Corinthians 8:1-5. 2 Corinthians 8:1-5. Matinding pagsubok ang dinaanan nila. Sobrang kahirapan nila. Pero alam nila ang tungkulin nila na dapat sila ay kasama sa katawan ni Kristo, sa kapatiran. Kusang loob at kinausap nila si Pablo, hindi sila ang kinausap ni Pablo. Hindi sila pinwersa at pinilit kasi wala namang dapat at hindi naman talaga namimilit at hindi naman talaga namimersa. 2 Corinthians 8:1-5. Pero sa kabila ng kanilang matinding pagsubok na dinaanan at sobrang kahirapan, nagkaloob pa rin sila at napakasaya nila. Kaya po mga kapatid, hindi tayo dapat nagagalit na tayo ay tumatanggap. Hindi rin tayo dapat nagagalit na tayo ay nagbibigay. Pwede kang magbigay ng walang pag-ibig, pero yung sinasabi mong umiibig ka, hindi ka nagbibigay, hindi totoo yan. For God so loved the world that He gave His one and only Son, one and only, only one, but despite He has only one, He gave it. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. You can give without love, but if you say that you love, you give, you sacrifice. Truly the mark, the sign that you are loving is you are giving and you are sacrificing. And I tell you, brothers, to share, to give, to participate, to contribute, it is not bound, limited only to money and material things. You can share your time. You can share your love, care, concern, and encouragement. You can share anything help that you can share. Alam mo, hindi naman palaging wala akong pera. Wala akong maibibigay na ganito. Pagmamahal, kalinga, malasakit. Anong pwede mong itulong? Ganun po yun. Kaya mga kapatid, nagtatanong ang Diyos. Tinatanong niya si Cain, Cain, nasaan ang kapatid mong si Abel? Hindi ko alam. Ako ba'y tagapag-ingat, tagapag-alaga niya? The Lord is asking, Cain, where is your brother Abel? I don't know. Am I his keeper? Mga kapatid, sa oras na ito, hindi ka nag-iisa, nandito ang Kingdom of Jesus Fellowship para tulungan ka kung ano yung maitutulong namin sa iyo. Higit sa lahat, nandito ang Diyos. You are not alone. The Kingdom of Jesus Fellowship is here to help you whatever needs you are facing right now based on our capacity and ability, and most especially God. Hallelujah. And don't just stay there. No. Extend your help to others, especially for the salvation of the lost, for the salvation of this lost world. Hallelujah. So tayong lahat ay yumuko at pumikit. Tayong lahat ay yumuko at pumikit. Hallelujah. Urarawa shiri ribiyanda lalahanda rarahanda. At sa oras na ito, alam ba ninyo na kung magkaminsan maraming nakangiti, pero punong-puno ng lungkot ang puso. Minsan marami ang ganda ng post nila sa FB, pero sa katotohanan ay nagdurugo ang kanilang mga puso. Many seems to be okay because what they are posting in FB, in social media, they seems to be okay, but actually it's not. And many are laughing, smiling,
But actually, they have pain in their hearts. Actually, they have heartaches. And brethren, the Lord never leaves us nor forsake us. The Lord never ignore us. The Lord is willing to help us. Kaya sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, ang bulag ay makakita, ang bingi makarinig, ang pipi makapagsalita, ang mga pilay ay lumakad, ang mga nasa banig ng karamdaman, ang inaatake ng coronavirus, ang mga may cancer, may diabetes, o anumang sakit at karamdaman sa oras na ito, hayaan niyong iahon, ibangon, tulungan kayo ng Panginoon. Yes. Those who are right now, those who are watching and listening out there, if you are being infected, affected with coronavirus, with cancer, with diabetes, or any other sicknesses and diseases, any other ailments, if you are down financially, if you are broken-hearted, in despair, if you are misunderstood, full of pain and full of ache, if you are in debt, nasa utang ka, bagsak ka, handa kang tulungan ng Panginoon. Ulitin ko uli ito sa iyo, ha? Ito ay galing mismo sa Panginoon. Handa kang tulungan ng Diyos. This word comes from the very, very heart of Jesus, our God, who became man and died on the cross of the Calvary. He is very much willing to help you. Whoever you are, wherever you are, sino ka man, saan ka man naroon, come to me, all you that are weary and heavily laden. Come to me and I will give you rest. Rest means victory. The Lord will grant the good request of your heart. Sa oras na ito, pakinggan mo itong maigi. Hindi ko maisa-isa ang lahat ng pangangailangan mo. I cannot mention one by one your needs. Pero wala itong duda, walang panguuto, walang pagbibiro. This is not a joke. This is very, very true. Whoever you are, wherever you are, the Lord will grant the good request of our hearts. Hallelujah. Come on, close your eyes and bow down your heads. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, we have to believe it. We have to believe it. Yes. Oh, hallelujah. Sing it again. Prince of Peace. Oh, He is the Prince of Peace. If you need peace, Counselor. If you need counsel, you are down. If you need advice, if you need breakthrough, if you are facing a decision, oh, Siya ang Diyos na nagkatawang tao, become man and died on the cross of the Calvary to save us, to heal us, to give us breakthroughs, to bless us in every areas of our lives. An ever-living God, I extol you, Lord, I extol you. You are high above the earth. All creation shout your word, I extol you. Lord, I extol you, my Jehovah, I extol you, and I extol you, Lord, I extol you. You are high above the earth. All creation shout your word, I extol you, Lord, I extol you, my Jehovah, I extol you. Brethren, oh, Jesus loves you so much.
He is God, became man and died on the cross of the Calvary. He wants to save you, to forgive you, to give you new life, to write your name in the book of life, to heal you and to perform miracle in your life. The Lord knows that you are in trials right now. You are in problems, you are in pain, in misery, broken-hearted. But God will grant all the good requests of your heart. God will change problems into victories. I tell you, God can turn sicknesses and diseases to good health. God can turn poverty into riches and wealth. So you have to believe God and confess what you believe. Kailangang maniwala ka at sabihin mo lahat ng paniniwalaan mo. Babaligtarin ng Diyos lahat ng sirkumstansya. Ang sakit ay papalitan niya ng kalusugan. Ang kahirapan ay papalitan niya ng kaginhawaan. Ang mga pagdurusa ay papalitan niya ng kaligayahan. Ang kasinungalingan, pandaraya, atake ng Diablo ay papalitan niya ng tagumpay. Kaya sa oras na ito, believe that the Lord is granting the good request of your heart. Don't live and don't believe by what you see, by what you hear, but by what you feel. Believe what the Lord is doing in a spiritual realm, and it will manifest in the natural realm. What is happening in the spiritual realm, spiritual world, will manifest in the natural world. The Lord is doing something, doing great. Hallelujah. I sense it. I feel it in my spirit. In fact, this message is from the Lord. Ang mensaheng ito ay galing sa Panginoon. Damang urarabas siya. Nadamang-dam ako. I extol you, Lord, I extol you. You are high above the earth. All creation shout your word. I extol you, Lord, I extol you. My Jehovah, I extol you. Will you please lift up your hands to the Lord? If you can do it, bow down your heads and close your eyes if you can do it. Or even with eyes opening, but concentrate to the Lord. Please repeat these words after me. Ulitin mo ang mga salitang bibitawan ko galing sa kaibuturan ng puso mo. Jesus, I believe that you are God, became man and died on the cross of the Calvary to save me, to heal me, to perform miracle in my life, to bless me, to promote me, to give me victory, to give me life abundantly, to give me true joy and true happiness. Forgive me of all of my sins and iniquities. Come into my heart. Be the Lord and God and Savior of my life, and take full control of my life. And beginning this day, help me to live for you. Help me to live with you. And help me to live like you, following your footsteps while you are still here in earth. While you were still here in earth, your footsteps that is written, recorded in the Bible. And Lord, I am trusting you. Nagtitiwala po ako sa iyo. I am trusting you, Lord. You are granting the good request of my heart. You are answering my prayer, solving my problem, healing my sicknesses and diseases, and giving me victory. Sa oras na ito, kapatid, magpasalamat ka na ang Diyos ay ginawang ka ng dakila at mabuting bagay. Come on, brethren, wherever you are, whoever you are, the Lord grant the good request of your heart. Believe me, whatever sicknesses
in your body, God remove them all. Ano man ang sakit karamdaman mo sa iyong katawan, inalis na ito ng Panginoon. All the pain is gone. All the sicknesses and diseases are gone. All problems are gone. All poverty are gone. Poverty, sicknesses and diseases, trials and problems, attacks of the enemy, all these things are all gone in Jesus' name. You can jump now. No more pain. You can see clearly. You can hear clearly. You can you have now senses. You have you have feeling. You can now taste the food. Magkakaroon ka na ng panlasa ngayon. Thank you, Lord. Hallelujah. Ura rabashanda. Yes, monies are coming. Monies are coming. Thank you, Lord. All debts are canceled. Yes, marital problems are being resolved by God, restored by God. Ura rabashanda. In Jesus' name, the Son of the Living God. Ura rabashiri di biyanda lalabashanda. God made a way. God made the way, truly God made the way. Gumawa ang Diyos ng dakilang bagay. Kaya sa oras na ito, magpasalamat ka na sa Panginoon. Lahat ng narito, lahat ng nakikinig, lahat ng nanonood, magpasalamat sa Diyos. I-reshare mo rin ito, i-repost mo rin ito. Send this video, send this message to your loved ones and friends and relatives. Repost, reshare. The KOJF Church YouTube channel and the Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. And attend. We have churches in different parts, in many places. We have brethren in many places. Put up the Kingdom of Jesus Fellowship in your area. Hallelujah. And send your financial support. No small gift if it comes from the heart. It doesn't matter whether it is big or small if it comes from a big heart. Walang maliit na kaloob kung ito'y galing sa puso. Yung iba kasi, pag malaki, nanghihinayang. Pag maliit, binibigay, nahihiya. So don't be afraid to give. Even if it is a big amount, don't be afraid. If it is a small amount, don't be ashamed to give. So give it. Whether big or small, it doesn't matter at all if it comes a very big heart. So thank you, Jesus. Praise the Lord. So on Sunday, here at the main church, dito sa main church, no, Sunday, 10 a.m. in the morning and 2:30 in the afternoon, here near Rusty Lopez. Madali lang, saan bang lugar niya? Kahit mag-waste kayo, you can use the waste. Just type Kingdom of Jesus. Yan, and it will appear. It will come out. At number 6060, Ezequiel Street, Concepcion 1, Marikina City. Every Sunday, 10 a.m. and 2:30 p.m. 10 a.m. and 2:30 p.m., the main church of the Kingdom of Jesus Fellowship, number 6060, Ezequiel Street, Concepcion 1, Marikina City. Just type Kingdom of Jesus in Waze. Near Rusty Lopez. Ayan. Naunawaan po ba natin? At endure financial support. So many ways to send your financial support. So PM us here, no? And also your good testimonies. If you need counseling, advice, whatever it is, so let us know. And during airing time, during live streaming, so please comment and send also your prayer requests. Glory to God. And don't forget to reshare it, to repost it. Naunawaan po ba natin, mga minamahal? So say thank you to the Lord. Magpasalamat tayo sa Panginoon. The Lord hath done marvelous things to us. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen and amen. So before we close, shall we sing that song once again before we close? Clap your hands, all you people. Yes. Yes. Clap your hands, all you people. Make a joyful noise unto the Lord our God. Make a joyful noise unto the Lord our God. Sing and shout, all you people. Sing and shout, all you people. Let us magnify the name of the Lord. Let us magnify the name of the Lord. Lift him high, all the heavens. Lift him high, all the earth. All the heavens.
lift him high. Lift him high, all the nations. Lift him high, all the world. Lift him high, all the world. For the Lord our God is holy. The Lord our God is great. The Lord our God is great. The Lord our God is worthy. The Lord our God is worthy of our praise. The Lord our God is worthy of our praise. The Lord our God is worthy of our praise. The Lord our God is worthy of our praise. Yes. Woo-hoo. Lift him high, all the heavens. Lift him high, all the earth. Lift him high, all the nations. Lift him high, all the world. For the Lord our God is holy. The Lord our God is great. The Lord our God is worthy. The Lord our God is worthy of our praise. The Lord our God is worthy of our praise. Come on, clap your hands. Clap your hands, all your people. Make a joyful noise unto the Lord our God. Woo-hoo! Oh, sing and shout, all your people. Let us magnify the name of the Lord. Lift him high, all the heavens. Lift him high, all the earth. Lift him high, all the nations. Lift him high, all the world. For the Lord our God is holy. The Lord our God is great. The Lord our God is worthy. The Lord our God is worthy of our praise. For the Lord our God is worthy of our praise. Oh, thank you, Lord. Woo! Glory to God. Shall we lift our both hands to Jesus, and shall we bow down our heads, and shall we pray? We just want to thank you, Father, for the beautiful things, wonderful things, amazing things. Father God, nagpapasalamat pang kami, Panginoon, sa mga dakilang bagay na ginawa niyo po sa aming mga buhay. Salamat po, Ama. Tinuruan niyo kami, Panginoon, na mabuhay na ikaw ang pararedad ng aming buhay, at kasabay nito, Panginoon, kami rin ay pagpapala sa aming pamilya, sa Kingdom of Jesus Fellowship, at sa lahat ng tao sa buong mundo. Lord, once again, you teach us to love you first and foremost with all of our heart, soul, mind, and might, and to become blessings to our family, to our loved ones and relatives, and become blessings, Lord, hallelujah, kami maging mga pagpapala, become blessings, God, Lord, become blessing, Lord, to the Kingdom of Jesus Fellowship, to our nation, and to all the peoples of the earth. Panginoon, bless us continually in every areas of our lives, and cause us to become blessing to our family, loved ones, and relatives, and to the Kingdom of Jesus Fellowship, and to all the peoples of the earth. Thank you, Father. We bring back to you all the glory in Jesus' name. Amen and amen.